Maganda umaga sa iyo, Mr. Executive Director, Sunny Africa ng Ibon Foundation. Good morning, sir. Sunny. Good morning! Maganda umaga, Sir Ted and DJ. Okay. Sorry, medyo kami lang magiging ano dito, parang mga bata na nagtatanong sa isang nakatatanda. Hindi ako gano'ng katanda. Tanda po pili sa akin. Muntik na siyang mabulunan. Yun na nga, oo. Okay, okay. Sana ito muna. Ha? Bago ko tanungin yung sinasabi nga na gumanda ekonomiya, sabi ng NEDA at saka PSA, pero hindi maramdaman, mag-basic lang tayo. Ano ba ang formula dito sa sinasabing inflation na ito, kung bakit naglalabas nga ang gobyerno every month niya ng inflation rate? Ano ba ang formula para mapuntahan mo yung kompetasyon sa inflation rate, Sunny? Sige po. Alam niyo po, parang nakakalula minsan yung ginagawa ng gobyerno. Kasi ang ideya dun sa inflation, dapat isuma sa isang numero yung takbo ng presyo ng bilihin. Eh kaso, yung karaniwang pamilya naman sa isang buwan o sa isang taon, hindi lang isang bagay ang binibili. So, halimbawa, syempre yung bigas, pag-uusapan nyo yan palagi. Yung presyo ng bigas mula sa nakarang taon, 51 pesos ngayon, mula 41 pesos nakarang taon, pagtaas siya ng 23%. So, parang inflation yon. Ang problema, hindi lang naman bigas ang kinokonsumo ng pamilyang Pilipino, maliban si bigas, andun yung iba't ibang klaseng pagkain, gulay, karne, yung ano yung babagit nga na ano kanina, yung kamatis at iba pa. Pero maliban doon, may gastusin sa pamasahe, sa pambahay, sa kuryente, sa tubig at iba pa. So yung idea dun sa inflation, yung pinaka-formula nila, sinuma lahat ng gastusin ng karaniwang pamilya sa isang taon, sinuma yung presyo ng lahat ng mga presyo na yan sa loob ng isang taon, tapos kinukumpare dun sa nakaraang taon. So, halimbawa ngayon, ang alam namin, may nakalista kung bigit kumulang, depende sa rayon. Pinakamarami sa NCR, 700 bagay ay nakalista sa NCR na minimonitor buwanan ng gobyerno. Ibang mga rayon, nakapatandaan lamang nakalista ang mga karniwang binibili. Tapos in-average lang yun, sinusuma lahat ng mga presyo na yun, depende dun sa bigat, sa iyong budget, sa iba yung pagkain. Bigit kumulang kalahati ng gastusin sa budget na nabubuto sa pagkain, mabigat, mas malaki yung binibigay na weight, kumbaga, dun sa ginagastos para sa pagkain. So, basically, ganun yun. Yung humigit kumulang, sabihin natin, 700 na binibili na karaniwang Pilipino sa isang taon, sinusuma ang presyo ng mga yan. In average, at kung gaano kalaking ginagastos mo sa isang buwan, tapos nakuha yung isang numero na yun na 4.4% inflation rate. Okay, sige. So, yun po ang paliwanag ni Sir Sunny dito po sa formula kung paano po nagkakaroon ng inflation rate na komputasyon ang ating pong pamahalaan. Tanong din, Sir Sunny, yung formula na yan basically, kaya nga ang sinasabi dito sa sinasabi mong 4.4% na current, no, inflation rate, yan naman national, di ba? Ibig sabihin, basically, kung ano yung pagkain, bigas, for example, it's the same rice doon sa Cordillera or maging sa Soxsargen, di ba? Basically, iisa lang naman ang pinagbabasehan nito. Walang iba ang formula sa probinsya, iba ang formula sa Metro Manila. Ah, opo. Mag-iiba yung parehong formula, pero iba kasi yung presyo. Halimbawa sa Metro Manila, actually, relatibong swerte tayo, relatibong mura yung bigas sa Metro Manila, yung 51 pesos na regular milled rice. Masababi, halimbawa, hindi ako sigurado sa Cordillera, kaya alam po, may pagka 55 pesos yata, 56 pesos sa Cordillera. So, parehong-parehong form yung ginagamit nila. Nakalista yung mga gastusin, kinukuha yung presyo, tapos i-average yun. Parehong formula, pero iba yung presyo ng bilihin. Mag-iiba yung lumalabas sa inflation rate. Kaya, yes. Halimbawa, yung mga region ngayon, actually, Barm halimbawa, yung Barm actually, historically, mataas ang inflation dyan eh. Kaya nakapagtaka, pinakamababing sahod actually sa Pilipinas sa Barm. So medyo, okay, kung bakit natin nakahirapan sa Barm, kasi hindi sumasabay doon sa presyo. So, yung formula, pero lalabas sa ibang numero, ibang inflation rate, depende doon sa actual ng takbo ng presyo ng bilihin sa lugar nyo. Yun nga, so ang sagot mo tama, Sunny, iisa lang ang formula. Ano po? Isa lang ang formula, kaya nga, ang bawat region ay may kanya-kanya ring individual na inflation rate. So, ito na tayo, Sunny, ha? O, para lang mas maintindihan natin, nabanggit mo yung BARM.
Ang kanyang minimum wage ngayon ay 361 pesos per day. Pero ang inflation rate sa BARM ay 5.7% current. Tumaas pa ito from 5.3%. Kung ikukumpara mo sa Metro Manila, 3.7 lang. Isa pang maganda halimbawa dito, Sunny, ha? Puntahan natin itong Northern Mindanao. That's Region 9. Ang kanyang inflation rate ngayon ay nasa 5.7%. Halos 6% na. Pero itong kanyang minimum wage sa Region 9 ngayon ay nasa 381 Northern Mindanao Region 10 ay 438 pesos lamang. So, pwede bang paliwanagan mo kami? Hindi namin maarok eh ang katalinuhan doon na bakit kung mas mataas ang presyo ang gastusin sa pagkain particularly sa mga probinsyang ito, mas mura sa Metro Manila, bakit mas mataas at mas mataas lagi ang minimum wage sa Metro Manila at napakali doon sa mga lugar na mas mahirap ang pagkain? Kasi po, hindi na economics yung mapasok dyan, politika na eh. Alam ng gobyerno, yung sentro ng media ay nandito sa NCR. Alam na yung sentro ng atensyon ng pambansang media at ng publiko ay nasa NCR. At alam nila, nandito actually yung mga national government officials. So, paborable palagi yung takbo ng sahod dito sa NCR. Kasi kung gawin nila, ito lang ginagawa nila sa BARM na ganun kaparating yung sahod, ay mag-iingay talaga yung mga manggagawa dito sa NCR, mag-iingay yung mga consumers, mga cover ng media, pagmumukha parang distant. Medyo na ito, may magkakagulo, kumbaga. So basically, hindi economics na nagtatakda. Kasi po, yun ang bagay certain. Tama, ganun dapat ang economics ng sahod eh. Kung mahal ang presyo ng bilihin at may kita naman yung mga kumpanya, dapat bahagi ng tubo ng kumpanya binibigay doon sa manggagawa, di na matatasahod, para makapagsabay sa taas ng presyo ng bilihin. Pero hindi economics ang gumagalaw dito, politics na. Politics, ibig sabihin, yung mga negosyante sa BARM, kaya nila baratin yung sahod doon kasi alam nila, ano man ang nangyari sa BARM, ang layo-layo sa atensyon ng pabansang publiko, hindi siya mapapansin. At actually, nakakalungkot to. Alam niya ba, Sir Ted, yung family living wage ngayon dito sa NCR, nasa about 1,207 pesos. Sa BARM, yung family living wage has 2,100 pesos. Kasi for the last 35 years ng regionalization ng sahod, yung BARM talaga yung pinakamababa, pinakabarat ang sahod, pinakamadalang, sila talaga yung naiwan. Habang, kung nabanggit nyo, grabe yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay, so sana ho sa mga nakikinig sa atin, you can follow ha, para ho ninyo mas maintindihan lang itong sitwasyon na ito. Ang sinasabi mo, Sunny, dahil ang sentro ng media ay Metro Manila, ang sentro of governance ay nasa Metro Manila, dito binibigyan talaga ng importansya ang mga manggagawa kumpara sa mga regions na wala namang focus doon ang media, hindi mababalita doon kung sakasakali nagreklamo, nagugutom ang mga tao doon kasi nga malayo sa center ng media. Kaya dito, kahit na mas mura ang bilihin dito kumpara doon sa mga lalawigan, oo, ang binibigyan ng atensyon lagi ay ang mga manggagawa sa Metro Manila. Oh, basically po ganoon kasi sa amin, yun ang gusto namin din eh. Ang daming numero sa sahod, maraming argumento sinasabi na para economics, pero sa pinakakadulo-duluhan, yung pagtakda ng sahod ay pampulitikang pagpapasya ng pamahalaan. At sa kanilang pagpapasya, delikado alanganin na para tayong sahod sa NCR. Pero sa kanilang pagpapasya, kung mas malayo ka sa NCR, pwede maging mas parating sahod. At yun ang nakakalungkot, Sir Ted, sa lahat ng rehiyon sa labas ng Metro Manila, yung halaga ng sahod ngayon, ay mas na minimum wage ay mas maliit pa kaysa noong 1989. So, sa harap ng sinasabing lahat ng economic growth natin sa manakarang dekada, sa lahat ng mga dimensyon sa pinsahay palagi nagmamalaki yung magli economic management nila, grabe yon, mas mababang halaga ng minimum wage ngayon sa lahat ng rehiyon sa labas ng NCR kumpara sa 1989, 35 years ago. Matinding problema po talaga yon. Gawin ko lang halimbawa, Sir Sunny, itong kasi ang inflation po kasi hinati-hati ng NEDA at PSA sa ilang pong mga particular na usapin.
food, pagkain, and non-alcoholic beverages, no? Etc. Marami po ito, pati health, etc. Meron po dito din transportation, no? Transportation. Ang pinakamataas po na inflation sa buong Pilipinas sa transportation, ha, ay ang Cordillera sa 6.5%, no? Pero sa Cordillera po, ang minimum wage ngayon ay 430 pesos lamang. Doon sa Cordillera po, mas mahal nga din po ang petrolyo actually than Metro Manila. And doon po, ang kalimitan, ang mga manggagawa na nanggagaling ng Benguet at magtatrabaho sa Baguio, ubos na ang pera, sweldo, pamasahi pa lang. So ito hong gantong sitwasyon, bakit po ito palagay ninyo na hinahayaan lang? As in, ba't nangyayari po ito? Political reasons perhaps nga, ano? Kasi wala doon yung national government at pati ang media, pero ito yung realidad na nangyayari. Pero bakit ito'y patuloy po na nangyayari? Yung unfairness sa sitwasyon? Alam mo, hindi lang simplistic, pero yung pinakasipin sa good answer, Ted, ganyan ang klaseng sitwasyon kasi pinahina ang mga union ng ating bansa. Nung panahon na malalakas ang unionism, noong dekada 80, dekada 90, ito din ang panahon ng pinakamataas na pagtaas ng sahod. Kasi nung ilaban ng manggagawa, gamit na kanilang lakas, gamit na kanilang boses, at gamit na kanilang papolitikang puwersa, na ilaban nila pagdating sa Regional Wage Board na kahit papaano magbigay ng mataas na minimum wage hike. Pero ngayon, pagkatapos ng humigit kumulang 2-3 dekada ng pagwasak ng mga union, bagsak na unionismo sa ating bansa. Dahil bagsak na unionismo sa ating bansa, hindi na ganun kalakas ang pampolitikang lakas ng mga manggagawa ang kanilang boses. Pag ito yung Regional Wage Board, tripartite yan. Nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang negosyante, nandiyan ang manggagawa. Nung humina yung mga manggagawa, ang umira dyan, nakipagkonsyabahan yung gobyerno sa negosyante para palakay ng tubo. Pag ganun kasi ito na po yun, grabe talaga yung paghina sa unionismo. At dulot nun, sinamantala ng gobyerno at ng mga negosyante na baratin ang sahod para mapanatili yung pagpapatas ng tubo nila. Para lahat ng productivity ng manggagawa, muulad na productivity ng manggagawa dito na karantas at kalahating dekada, ninigurado sila na kukonsentrihan hindi sa dagdag ng sahod ng mga manggagawa, kundi dun sa dagdag na tubo para sa mga negosyante. Sir Sunny, sinasabi ng PSA at ng NEDA na gumanda ang economy ng Pilipinas sa second quarter ng taon. Fastest nga daw in the region. Pero bakit nga hindi ito umano maramdaman ng mga tao? Totoo yun, pero sa amin dapat pinapakita niyan. Tunay natin ito masyadong fixation, obsession dun sa paglago ng ekonomiya bilang palatandaan ng pagundad natin. Kasi kung ano man ang inuulat ng paglago ng ekonomiya, at ilang dekada na sinasabi, isa tayo sa pinakamabalis sa rehiyon, nakapagtaka dyan. Kung yan ang pinakamahalagang palatandaan ng pagunlad, bakit, halimbawa lang ngayon, lalo pumasok si Pangulo Marcos, bakit dumami ang bilang ng mahirap na pamilya? Bakit dumami ang nagugutom na pamilya? Bakit ang bababa ng sahod? Bakit kahit may trabaho ka, may 4 million na sinasabi may trabaho, wala naman bayad? So para sa amin po, bakit gano'n na nangyari na hindi na konektado yung paglago ng ekonomiya dun sa kalagayan din natin Pilipino? Kasi may problema dun sa kalidad ng pag-undad na yan, ng sinasabing economic growth na yan. Sinasalamin, pangunahin actually ng economic growth ngayon, hindi yung pag-angat ng kagalingan, kabuti na din natin Pilipino. Sinasalamin niya yung paglaki ng tubo ng mga pinakamayamang pamilya at paglaki ng tubo yaman ng mga malalaking kumpanya. Nakagulat nga sa panon ng sinasabi ng gobyerno na pinakamabilis economic growth tayo dito sa rehiyon. 2 days later, inula yung mga billionaire natin, lumaki ng 300, 400 billion pesos yung kanilang pinagsamang yaman. So medyo yun ang pinapakita niya. Pag-ago ng ekonomiya, hindi nararamdaman bilang dagdag sahod, hindi nararamdaman bilang dagdag na kita para sa meron Pilipino. Pagkos, nagpapakita siya ng higit na yaman para sa mga billionaire natin, higit na tubo para sa mga laking kumpanya. At magpapasya ng pamaran, yung sinami din, hindi ito hulog ng langit. Nasa gobyerno ng buong kapangyarihan na yung paglago ng ekonomiya na naramdaman ng binaring Pilipino. So ano talaga ang basihan para sabihin na umuunlad at gumaganda ang isang ekonomiya, particularly sa atin, ang ekonomiya ng Pilipinas? Well, sa amin sobrang basic lang.
imbis na mag-target ng GDP growth, yung pagdugo ng ekonomiya na yan, na hindi na nararamdaman, mag-target, bawasan ang mahirap na pamilyang Pilipino. Maglikha ng trabaho, hindi ng trabaho na basta nagkatrabaho ka, trabaho na may decenteng kita, na meron kang maayos na kontrata, may maayos na beneficyo. Sa amin, kung mabigay yung dalawang bagay na yon, i-bonus mo na lang. Dagdag na maayos na sistema pangkalasugan, edukasyon, para lahat na nakakailangan, nakakailangan servisyo na, may mapupuntahan. Ano na yan? Panalo na yan. So para sa amin, yun ang nakakalungkot talaga, Sir Ted, eh. Sa eksaktong panahon na pinagmamalaki, ito nakaraan dalawang linggo lamang, pinagmamalaki, pinakamababang unemployment rate now sa hindi pumulong dalawang dekada. Pinagmamalaki, kabilang sa pinakamabilis na economic growth o GDP growth sa regyon, maging daw sa buong mundo. Ito din ang panahon, dumami ang bilang na mahirap. Sa ngayon, sa June, yan ang huling labas ng datos, 6 sa 10 pamilyang Pilipino, sinasabi mahirap sila. Isa sa pamilyang Pilipino, sabi nagugutom sila. Isa yung Bangko Sentral, inaamin. 7 sa 10 pamilyang Pilipino, walang ipon, walang savings. Sa amin, yun ang hanapin ng gobyerno sana. E pagmalaki nila, kung nabawasan ng mahirap, nabawasan ng gutom, lumaki ang kita ng ordinaryong pamilyang Pilipino, huwag sila yung pagmalaki yung economic growth, hindi naman nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sabi ni Pangulong Marcos, and I quote, "Sa aking mga mahal na kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program." Again, ano masasabi mo dito? Ang sinasabi niya, dahil daw nga sa dumami ang investors at doon sa mga konstruksyon ng mga proyekto ng gobyerno. Alam mo, Sir Ted, kung gusto ng gobyerno pagandahin ang economic growth natin, GDP growth, yung paglago na yan, ang kailangan nating gawin, gumastos. So sa amin, kaya hindi magandang palatandaan yung GDP growth kasi basta gumastos ang gobyerno, alimbawa sa construction, pipitik naman talaga yung GDP growth eh. Ano problema sa construction? Artificial na paglago siya. Kasi isang ekonomiya, ang bottom line, ang dapat nagpapatbong sa ekonomiya, yung paggasto sa ordinaryong Pilipino. Kasi kung gumagasto sa ordinaryong Pilipino dahil may sapat na trabaho, sa sapat na kita, meron siyang lilikang merkado para sa mga Pilipino negosyante. Kung yung Pilipino negosyante may merkado para sa kanyang produkto o serbisyo, mag-i-invest siya, mag-ahaya siya ng dagdag na mga trabador, at may bayad siyang babayad pa rin ng kita at iikot 'yon para may vis may ano may virtuous cycle na diyan. Ang problema, 'yung pagmamalaki ng gobyerno, 'yung paglaki ng ekonomiya, 'yung paglago niya dahil sa government spending, artificial. Umutang siya, gumastos sa infrastructure, pumutik pataas sa economic growth, pero o nga, may nilikha kang ilang daan libong trabaho. Pero kinakailangan ba gumastos ng isa't kalahating trilyon piso para mapaglikha ng matiting na trabaho? 'Yun ang problema dun sa government spending, lalo sa construction. Kaya inaasahan nila, yan ang pangunahing pagmumula ng long-term economic growth. Hindi eh. Magmumula talaga dapat yung dinamis na ekonomiya, hindi sa paggastos ng gobyerno. Dapat sa pagkaroon ng sapat ng trabaho, sapat na kalita ng bawat pamilyang Pilipino. Okay. For the end time, Sunny, ano ang iyong masasabi doon sa katwiran ng Labor Department at ng NEDA na kapag tinaasan mo ang sweldo ng mga manggagawa, well, sa Metro Manila, pinakamataas na po, no? Pag tinaasan mo ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon lalo na, lalong mawawala ng trabaho ang maraming manggagawang Pilipino, lalong aatras ang mga mamumuhunan at lalo tayong lulugmok sa ating problemang pang-ekonomiya. Hindi yun mangyayari kasi sa sobrang laki ng tubo ng mga kumpanya, mula nung matapos yung pandemya, dumoble na ang tubo ng mga malalaki kumpanya, halimbawa ng 100%. Ano yan? Halos 2 billion peso na yung tubo nila ngayon. Sa amin, sobrang simple, ang dami-dami na iipon ng tubo ng malalaking kumpanya. Lalo na binawasan ng buwis na binabayad nila sa visa ng CREATE, at may CREATE more silang batas ipropose ngayon. Sa sobrang daming tubong na iipon sa mga malalaking kumpanya, maging actually marami sa mga smaller enterprises, may mga micro, may sapat na tubo para ibahagi bilang kita sa mga manggagawa. Kung bigyan sa mga manggagawa, gagastosin nila sa kanilang mga komunidad, udyok yan sa mga micro, small, medium enterprises na hindi tinutulungan ng gobyerno.
kasi ting lamang ang binibigyan ng support sa mga small medium enterprises. Kung gusto ng gobyerno tulungan ang ordinaryong negosyanteng Pilipino, bigyan niya ng pera ordinaryong Pilipino, hindi siya mag-a-abroad para magbakasyon. Gagastos niya sa kanyang komunidad, gagastos niya sa ekonomiya natin, iikot yan, lalago ang maliit na negosyante natin. At amen, yan ang dapat pagmulan ng paglago ng ekonomiya. Dagdag kita sa pamilyang Pilipino, dagdag trabaho mula sa Pilipino ni negosyo, hindi dun sa pagkasama ng gobyerno. At lalo-lalo hindi dapat iasa dun sa dayuang pamumula ng paglago natin. Chat yes word. Po. Mm-hmm. Yung kaninang binabanggit ninyo, Sir Sonny, na imbis mag-target ang gobyerno ng GDP growth, ang gawin nilang target ay bawasan yung bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Meron bang mga karatig bansa o ibang mga bansa na ganito yung ginagawa at epektibo yon sa kanila? Alam niyo, doon sa official poverty figures na inuulat ng mga gobyerno, kundi yung nagkakabit, ikalawa, maaaring ikatlo sa pinakamataas na poverty incidence ang Pilipinas sa region. Nilalaman lang yata tayo sa ng Laos and Myanmar. Ngayon, sa amin, actually, even yung pagtatarget ng pagbawas ng kahirapan, yun ang ultimong dapat objective na sa ekonomiya. Kasi para kayo na ba ekonomiya, di ba? Dapat para sa ng Pilipino. Ngayon, kung yung gobyerno ay sasabihin, gusto ko bawasan ng kahirapan, ibig sabihin, lahat ng hakbangin para maabot yun, gagawin niya. I-control ang presyo ng bibiin, papalagin ang agrikultura, pinakamahalaga, papaon na rin ang Pilipinong industriya. So, dito sa ating karating ng mga karating na bansa, actually, karamihan sa kanila, hindi pangunahin sa kanila na maglikha ng tubo para sa kanilang mga malalaking kumpanya. Marami sa kanila gusto protektahan ang lokal na industriya. Sorry, hindi siya pangunahin na obsess dun sa pagbubukas ng kanilang ekonomiya sa dayuang pangumuhunan. Pati yung Vietnam, nagbubukas sa dayuang pangumuhunan, pero target niya, palakasin ang Vietnamese economy. Hindi lang gawing address ng mga dayuang kumpanya, kundi palakasin, laguin ang Vietnamese na industriya. So para sa amin, ganun dapat yung target. Lokal na ekonomiya, lokal na kahirapan ang tuganan. Hindi tulad na ngayon. Pansin ninyo, ang target palagi ng gobyerno, nagmamalaki niya, economic growth, dulot ng foreign investors na darating daw dahil gumagastos sa infrastructure. So, orientasyon ng gobyerno, maghikayat ng doon sa Pilipinas. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ng ating gobyerno. Nililikha ang ekonomiya para sa dayuhan, hindi pinapinuhubo para sa ordinaryo Pilipino. Marami sa mga ating bansa, yung mga nationalist na mga bansa, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, lahat yan, may kanya-kanyang kahinaan. Pero lahat sa kanila, may nationalismo sila sa ekonomiya. Ekonomiya para sa mga citizens, hindi para sa dayuhan. Oo. Meron ba tayong pangulo in the past na ang tinutukan ay yung local economy growth at hindi masyado nakatingin doon sa mga foreign investments na papasok dito sa bansa? Kasi ang ganda ng punto mo eh. Oo nga no, parang masyado yata tayo nakatingin at nakafocus doon sa pagpasok ng mga foreign investments. Nakakalimutan natin yung local industry na pupwede nating palakasin na ginagawa na ng ibang mga bansa ngayon. At yun ang dahilan ng pagganda ng ekonomiya nila. Ang tagal na, hindi pa ako napapanganak noong 1950s. I think yun ang pinaka-rurok na nationalismo natin. Nagdidig natin na Filipino first. Nilikha yan noong ni Pangulong Garcia noong 1950s. Siguro yun ang pinakapanahon talaga na dahil sa buong mundo, may upsurge yung nationalismo, anti-colonial, anti-imperialist na mga bansa. Yung Pilipinas medyo natangay. So may nationalismo sa Pilipinas noong 1950s. At epektibo yun. Yung pinagmamalaki ngayon, isa tayo sa pinakamalun na bansa sa rehiyon noong 1950s. Bakit? Kasi may diwan na nasyonalismo, may pagsuporta sa lokal na negosyante. At hindi lokal na negosyante na turismo lamang o yung mga buy and sell. Lokal na negosyante na industriya, yung may ginagawang produkto. So sa amin, maganda nga yung tanong kasi balikan natin. Noong 1950s, noong panahon, may kahit pa paano, may katiting na nasyonalismo sa ating gobyerno, sa ating patong at ekonomiya. Ito yung panahon na sinasabi nga, is tayo sa pinakamaunlad sa rehiyon. At ito rin ang panahon na pinakamalakas ang lokal na industriya. Okay. Pagdating ni Pangulong Marcos, Secretary de Marcos, winasak niya yan actually. Siya nagbukas sa dayong pamumuhunan, sinabi mag-globalize, pero siya nagbukas sa ating lokal na ekonomiya sa dayuhan. Siya nagbago ng economic policy sa dapat ihubog para sa dayuhan. At tuloy-tuloy yung pagbagsak na ito yung ekonomiya natin. Mula ng 1970s. Pangunahin dahil sa Alright. Filipino first policy, no? Itong binabanggit nga ni Sir Sonny. Sa panghuli, Sir Sonny,
Itong ating pinag-usapan, ano, yung actual na sitwasyon ng kahirapan sa mga regions dahil nga din sa maliit na sweldo. Pero ang inflation rate ay mas mataas sa Metro Manila. Sa politikang usapin, hindi ba ito rin ang gusto ng iba? Dahil kapag mahirap ang kanilang kababayan, sila'y aasa lamang sa mga ayuda, may tupad, may AX, may 4-piece, at ito ang pinakahinog na pagkakataon para mamayani ang mga nasa gobyerno kasi sa kanila umaasa sa mga ayudang ibinibigay sa taong bayan. Sir Ted, saktong-sakto yan. Ang pinakakulang sa ating bansa ngayon ay mga pampolitika, mga leader na may totoong vision para paunurin ang lokal na ekonomiya. Tinatama kayo dahil katotohanan ang ating mga mambabatas at marami magig sa mga ating local government officials dahil nandyan sila sa poder, hindi para paunurin ang ekonomiya. Yung buong energy, attention nila ay hindi na pupunta sa pag-iisip para transformin ang ekonomiya para sa mamamayan. Ang buong energy attention nila para manatili ang sarili sa poder para magtaga na kanilang dinistiya sa poder. At tama kayo, ganun kasimple lang yun. At alam nila, isang paraan para mapatagal ang kanilang dinistiya sa poder, manatiling mahirap yung ordinaryong Pilipino para pala panahon, may konting ayuda, at pagpalitin ng eleksyon, magbibigay ng boto para makapanatili sa poder. Kaya tama kayo po, Sir Ted, nakakalungkot at nakagalit. Dapat labanan natin yung ganong klaseng napakita ng pag-iisip ng mga dinistiyan natin. Sabihin na, diretso na natin, pati ating presidente, walang vision para sa bansa ang ating presidente. Kaya siya maliw na vision para sa kanyang pamilya, sa Marcos family, Romualdo family. Ngayon, yung mga katunggan niya sa politika, ganun din ang vision. Habang ganun yung mga trako sa ating bansa, nahihirapan talaga tayo makaangat. Kahit man yung mga technocrats tayo na minsan may mga well-meaning dyan. Pero wala silang kapangyarihan, ayaw lang sila sa boses ng kanilang mga boss. Sir Sunny, salamat na marami sa iyong panahon sa aming programa at muli kaming tatawag para ipaliwanag ng masinsinan at simple ang mga importanteng isyong pambayan na ito. Mabuhay, Sir Sunny. Salamat na marami. Salamat. Sana po nakatulong. Damagi sa lahat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.